นใต้ครับขวาIsama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol. Matapos mabigo ang Kamigin Tiger ng Philippine Boxing na si Jenny Boy Boca sa unang dayo sa Thailand taong 2016 para sa IBF Asia Flyweight Championship belt ay bumalik ito sa Thailand pagkalipas ng 4 taon. Nakaharap ng ating pambato ang top number 6 contender ng WBA na si Sarawat Awernkam para sa bakanting WBA Asia Flyweight title. Dahil sa unang pagkatalo noong unang dayo sa Thailand ay muli itong nagbabalik na tila ba may mas mabigat na dahilan para masigurado na ang panalo sa pagkakataong ito. Samantala, ang makakalaban naman ng Pinoy na si Sarawat ay nabigo sa pamamagitan ng TKO sa round 10 noong 2019 kontra naman sa kampyon na si Artem Dalakyan. Ibig sabihin nito mga tol na kung mananalo sana si Sarawat sa Pinoy ay target nitong muling makakuha ng world title shot. Samantala, sa magkaparehong fight card ay kasama ni Boca ang tirador ng Thai fighter na si Adrian Lerasan. Bago magsalpukan ng dalawang mandirigma ay may baong kartada ang ating kababayan na 13 wins, 11 by way of KOs, 6 na talo. Habang ang Thai fighter ay may records na 21 wins, 16 by way of KOs, 2 lang ang talo. Kung ang records lang ang pagbabasihan ay madaling sabihin na parang gagawin lang pain ang Pinoy sa mas eksperyensadong Thai fighter. Pero ang masasabi ko lang ay sama-sama na lang nating panoorin ang laban mga tol at kayo na lang ang humusga. Kung mapapansin natin na sa unang round ay nagpapapalit-palit ng estilo si Kabayan. Bagay na napakadelikado pero naging epektibo naman sa Pinoy. หนักทั้งซ้ายทั้งขวามีโอกาสไม่ครบกำหนด10ยกสูงครับโอ้โหนี่เล่นโอเวอร์เฮดด้วยSa pangalawang round ay bakbakan na talaga ang naging scene. Halos umatras na nga ang kalaban dahil sa mga power punches na pinapakawalan ng Pinoy. Bago matapos ang round 2 ay ibinababa ni Boca ang kamay nito para hikayating bumato ng suntok ang Thai fighter. Ginagawa ito ng Pinoy para mas madali nitong ma-counter ang kalaban. Pagtungtong ng round 3, sinimulang i-pressure ni Sarawat ang Pinoy. Subalit mataas ang boxing IQ ng Pinoy dahil nang pumasok na ang Thai fighter sa range nito ay bigla ang bumitiw ng rumaragas ang kanan. Ang suntok na nagpabagsak sa world-rated Thai fighter agad na bumagsak at lumatag sa lona ang hometown boy. Samantala, sa mga oras na natitira ay sinubukang pabagsakin ng Pinoy ang kalaban, subalit matibay pa rin ang mga tuhod nito. Pero sa kalagitnaan ng round 4 ay napaluhod na naman ang Thai fighter dahilan ng pangalawang knockdown score ni Boca. Halos sumubsob sa ring si Sarawat matapos saluhin ang kombinasyon ni Boca. Nagawa pang bumalik sa laban ng Thai fighter pero alanganin na ang galawan nito at nakita naman ito ng referee. Ito na nga ang naging dahilan para itigil ng referee ang laban. Fourth round TKO victory para sa bagong WBA Asia Flyweight Champion ng Kamigin Tiger si Jenny Boy Boca. Samantala, matapos ang victory sa Thailand ay tumungo naman si Boca sa Pakistan, subalit nabigo ito sa Pakistani na si Muhammad Wasim sa pamamagitan ng TKO sa round 8. Nang sumunod na laban ni Boca ay sa Thailand ulit para depensahan ang WBA Asia Flyweight belt kontra naman kay Tanes Ogjunta. Subalit sa laban ay nabigo ang Pinoy champion na patulugin ang Thai fighter kaya naman nang umabot sa desisyon ay natalo si Boca.
Isang buwan lang ang lumipas ay muling sumabak si Boca sa Thailand para harapin si Tananchay Charunpak para sa WBC Asian Boxing Council Flyweight Championship Belt. Subalit sa laban ay na-TKO si Boca sa round 6.